Isang magandang araw po sa inyo lahat sa bumubuo ng San Francisco Parish School, sa mga guro, sa mga staff, at sa mga estudyante. Isa pong karangalan ang makasama ninyo at maimbitahan sa inyong gawain sa araw na ito. Ang ating pong tatalakayin ay ang pamilya. Ano nga ba ang pamilya para sa iyo? Ano nga ba ang pamilya para sa atin? Pamilya, napaka-familiar na salita, hindi ba? Naririnig natin sa kapaligiran, nababasa natin sa mga babasahin at napapanood natin sa mga TV at saka sa pelikula. Marami silang pakahulugan, marami silang definisyon sa pamilya. Pero ano nga ba yung pamilya para sa atin? Ang pamilya ay binubuo ng magulang at mga anak, mga magulang, mga tatay, nanay, nagpo-provide, nagbibigay ng pagmamahal, naggagabay, nagtuturo, at nagbibigay ng pagmamahal sa kanilang mga anak. At ang mga anak naman ay nagbibigay ng galang, respeto, at pagmamahal sa kanilang mga magulang. Kaya ang relasyon ng bawat isa sa buong pamilya ay malaking epekto sa kung sino tayo magiging sa hinaharap. Kaya mahalaga na tayo ay magkaisa, magmahalan, magrespetuhan sa loob ng pamilya para yung ating mga ugaling ito, ang ating mga nakukuhang ito, ay atin ring ibibigay sa ating makakasalamuha sa labas ng ating mga tahanan, sa lipunan. Kung lumaki tayo sa galit, lumaki tayo sa mga negatibong mga ugali, yun din ang dadalihin natin sa labas ng ating tahanan. At hindi ito maganda, hindi ba? Mas maganda yung mga magagandang ugali ang ating madadala sa ating paglaki para sa pagbubuo natin ng ating mga sarili. Maganda ang kakalabasan. Sa pamilya, rito natin nakukuha ang pundasyon kung sino tayo magiging sa hinaharap. Kaya mahalaga na simulan natin ng mabuti, gawin natin matatag ang pundasyon para sa ating pagkatao sa hinaharap. Ang pamilya dapat nasa sentro sa ating Panginoon Diyos. At sino ba yung mabuting ehemplo o modelo ng isang magandang pamilya o mabuting pamilya? Siyempre, ang banal na mag-anak, si San Jose, ang mahal na Birheng Maria, at ang ating Panginoong Jesus. Sila yung modelo natin bilang isang pamilya. Si San Jose naging provider, tagapagbigay ng mga pangangailangan ng kanilang pamilya, ng kanyang mag-ina. Si Santa Maria naman, tagapagbigay ng pagmamahal, ng pag-aaruga sa kanyang mag-ama. At ang Panginoong Jesucristo naman ay maging mabuting anak, naging mabuting inspirasyon para sa kanilang magulang para gumawa, bumuo ng isang mabuting pamilya. Bigyan natin ng diin ang pagkakaroon ng ugnayan ng bawat miyembro ng ating pamilya, ng magulang sa anak at ng anak sa magulang. Ang mga magulang ba ay nagiging mabuting modelo o ehemplo para sa kanilang mga anak? Baka tayo ay naririnig na masasama ang lumalabas sa ating mga bibig. Ay huwag naman po sana, sapagkat yun yung matitimong sa isip ng bawat isang baslit o isang bata. Iisipin nila na ito ay tama dahil naririnig sa ating mga magulang. At tayo naman bang mga anak ay magiging marespeto sa ating mga magulang na kaunting kibot lamang ay ating silang sinasagot ng pampasibalang at walang kagalang-galang? Yun yung mga maliliit na bagay pero napakalaki ang efekto sa bawat isa sa atin. Tayo ba ay binibigay natin ang respeto? Tayo ba ay marunong magpasalamat? Tayo ba ay marunong mag-thank you? At tayo ba ay marunong magsabi ng I love you? Yung tatlong mga parirala na iyan o mga phrases na iyan ay napakahalaga
sa pagbubuo ng mabuting relasyon sa isa't isa, lalo na sa pamilya. Salamat o thank you. Magbigay tayo ng gratitude o ng pagpapahalaga sa bawat isa sa pamamagitan ng pagsasabi ng salamat. I'm sorry o patawad sa mga nagawa nating nakasakit, sa mga damdamin ng ating magulang at sa ating mga kapatid o mga anak. At I love you at upang ipahayag natin yung pagmamahal natin sa kanila. Oo nga, hindi sapat yung ipahayag lamang natin. Mas maganda yung gawin natin, pero may pagkakataon na mahalaga rin na ina-affirm natin, na sinasabi natin na nagmumula sa ating mga bibig na mahal kita nanay, mahal kita tatay, mahal kita anak. Iintayin pa ba natin na mawala ang isa para natin sabihin na mahal kita? Huwag nating intayin na huli na ang lahat, na wala na sila bago natin sila pahalagahan. Tayong mga anak, sulitin natin ang pagkakataon na narayan pa ang ating mga magulang, na pwede pa natin silang sabihin o sabihan ng I love you. Bigyan ng respeto. At wag na nating intayin na huli na ang lahat, mawala na sila para tsaka natin marirealize, tsaka natin maiisip na sana pala nung nabubuhay pa siya, minahal ko na siya, pinag-ukulang ko na siya ng pansin. Isipin natin maikli ang buhay, hindi natin alam ang oras kung kailan tayo babalik sa ating Ama sa Langit. Kaya itreat natin o akuin natin na ang bawat araw ay ating huling araw na. Dito magagawa natin na pahalagahan ang ating mga magulang, pahalagahan natin ang ating mga anak. Gayun din sa mga magulang, dapat maging vocal din tayo sa ating pagpapahayag ng ating pagmamahal sa mga anak. Kapag nakagawa ng mabuti, ano ba yung tapikin natin sa balikat? Galing mo. Magandang ginawa mo. Pagpatuloy mo. Hindi natin alam na napakalaki ng efekto noon sa confidence o sa tiwala sa sarili ng ating mga anak. Kaunting appreciation, malaki ang magiging efekto nito sa kanyang sarili, sa kanyang self-esteem, ika nga. Kaya wag natin kakalimutan yung simple gratitude, simple respect, at simple love. Pagpapahayag ng mga ito ay siyempre nagkakaroon ng mas matibay, mas marugdob na relasyon natin sa bawat isa. Hindi ko mamagulang, hindi na tayo marunong mag-sorry, hindi na tayo magpapakumbaba, lalo na tayong mga anak, hindi tayo hindi ko mo tayo ay mga anak, titiisin na natin ang ating mga magulang. Huwag ganon. Kailangan natin na magpakumbaba gaya ng tinuturo sa atin ang ating Panginoong Diyos. Be humble, mapagpakumbaba. Kahit hindi tayo yung nagkamali, humingi tayo ng pagpapakumbaba para magkaroon tayo ng harmonious relationship. Magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa loob ng ating pamilya. Sabi nga, mas maganda na yung ikaw ay yung magbigay kaysa ikaw ay bigyan. Kaya sa lahat ng pagkakataon, magbigay tayo ng pangunawa, magbigay tayo ng sarili, lalo na sa mga miyembro ng ating pamilya. Uulitin ko, huwag na nating hintayin na huli na ang lahat para natin ibahagi ang ating sarili sa ating mga magulang. Para natin ipahayag ang ating pagmamahal sa kanila. Huwag na nating hintayin na sila'y maratay pa sa balik ng karamdaman para tayo ay magbigay ng pagmamahal sa kanila. Araw-araw, kahit maliliit na bagay, bigyan natin ng halaga ang ating mga magulang. Bigyan natin ng halaga ang kanilang ginagawa para sa atin. Bigyan natin ng respeto. Simpleng po at opo, gawin natin. Yun yung magiging binding, magkakaroon ng pagkakabuklod-buklod sa atin. Yun yung mag-iisa sa atin. Yung mga maliliit na bagay na yan, kapag nagsama-sama yan,
ay mararamdaman natin na tayo ay lumalago bilang isang pamilya. Nagkakaroon ng pagmamahal, ng respeto, at pag-uunawaan sa bawat isa. Kung ano man yung pamilya na meron tayo ngayon, pahalagahan natin ito. Bigyan natin ng utmost respect para sa mga susunod na panahon na tayo naman ang gagawa o magbubuo ng isang pamilya, tayo naman ay matututunan natin na gawin yung mga hindi natin nagawa dito sa ating mga pamilya. Kaya sa mga estudyante, sa mga bata, matutunan natin irespeto ang ating mga magulang gaya ng itinuro sa atin ng ating Panginoon. Respetuhin natin, igalang mo ang iyong mga ama at ina. Hindi ba? At doon makikita natin ang pagsunod natin sa Panginoon, pagsunod natin sa utos niya, paggalang sa ating mga magulang. At appreciate natin o pahalagahan natin ang kanilang ginagawa sa atin. Uulitin ko, I'm sorry, thank you, at saka I love you. Yung tatlong parirala na iyan, subukan natin ugaliing sabihin iyan sa ating mga hindi lamang sa magulang, hindi lamang sa mga kapatid, pero sa bawat isang nakakasalamuha. At makikita ninyo, magiging magaan ang ating pakiramdam dahil nagbigay tayo ng respeto, nagbigay tayo ng gratitude, at nagbigay tayo ng pagmamahal sa ating mga kapwa, lalong-lalo na sa ating pamilya. Hingin natin ang gabay ng ating Panginoon para magawa natin ito, para mapagtagumpayan natin ang mga gusto nating mapagtagumpayan. Dahil uulitin ko, ang pamilya ang pundasyon ng lahat. Kung ano tayo magiging sa hinaharap, ay yun ang pamilya ang malaking bahagi kung ano yung mangyayari sa atin. Kaya bilang tagasunod ni Kristo, bilang mga Kristiyano, tayo ay magiging mapagmahal sa ating kapwa, di ba? At ang ating immediate na kapwa ay ang ating pamilya. Ipapahayag natin ang pagmamahal natin sa kapwa, unang-una sa ating pamilya. Pahalagahan natin ang ating pamilya upang pahalagahan din natin ang ating mga ginagawa sa kanila. Paalaala muli, ang pamilya ay dapat nakasentro sa Panginoon, nakasentro sa pagmamahal ng Diyos, dahil kapag ginawa natin ito, hindi tayo magkakamali, hindi tayo maliligaw, bagkos tayo ilalapit para tayo ay maging isang mabuti, isang buklod na pamilya. Manalangin tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos sa mga kapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa pinagkaloob mong pamilya sa amin. Turuan mo kami na maging mabuti sa bawat isang miyembro ng aming pamilya. Turuan mo kami na maging modelo ng iyong pamilya, ang banal na mag-anak upang maipahayag din namin ang kabutihan mo sa bawat miyembro ng pamilya at sa bawat tao na amin pong makakasalamuha. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ni Jesucristo, kasama mo at ang Espiritu Santo, isang Diyos, magpas sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Santo Rosario, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Muli, sa ngala ng aming pamilya, ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong pag-imbita para maging bahagi ng inyong gawain sa araw na ito. Maraming salamat at papurihan natin lagi ang ating Panginoon.